face, leaving it. Brooks, he's only. Ay, binugaan! Ubos! Matipad to boss! Tapas! Nako! Irene, tara! The ravage is real! Double ravage, mga kaibigan! The Blue Tomb! Uli si Bok, patay ka agad kung kumparan may tayo niyas. Double! Black hole! Pero yun nga lang, may mech na! Ayos ba yun? So, mabuti mga kaibigan. Nandito na ako at ako ang bibigay sa inyo nitong laban ng Track Matrix at saka CNS dito. So, ano ba standing ng dalawang team na to, Kuya Binkan? Mga ano na ba kinita nito sa MPG? No, iba talaga itong formata natin na ano. So, wala pa. Ano to? Ako, hindi pa updated. Hindi. Wala, 0-0 naman talaga yun. Tingnan natin. Ano mangyayari? So, pasok tayo sa drafting phase natin, mga kaibigan. Mga maglaglalaro pala para sa magkabilang team. It's Nicole, si Relax, si Alcino, Yusoris, si Chenchi, si Abed, at si Enyal. Sino si Tenchi? May stand-in sila. Para naman dito sa team ng CNS, meron si Nando, Terong, 4G, si Mison at saka si Eris Guerra. Si Eris Ben. Oh, so tingnan natin, rank na ito. Basta ko nga kayo. Di ba nag-update? Easy lang kayo, update lang natin yan. Charis. Natawa nga si Charis. At ayan ang standing natin, medyo dominante ang execution dito sa classes ng MPGL with a standing of 5-1, a total of 7 points. 6-1 na daw pala yan. Click and search naman is 2-2, Arcanis is 3-4, Trackmate is medyo nangungulong 2-tay, pero maganda ang feel ko ngayon na makakabawi ang, at makakabangon mula sa hukay ang Trackmate trick dito. At eto na, pasok tayo sa drafting phase, Kalba. Pasok muna sa drafting phase natin. Iyon. Current band heroes for Track Matrix: Batrider, Axe, Bristleback, Meepo, Troll, at Draw Ranger naman ang band dito. Para naman yun sa click and search. Talagang respect band para dito sa mga nakakalaban ng Track Matrix. Never pa nilang nagamit sa buong MPGL yung signature hero ni Abed, which is the Meepo. At mukhang malabong magamit niyan throughout this tournament. At ang current pick nila para sa magkabilang team dito, it's Sniper and Vengeful Spirit going in for Track Matrix. At para naman dito sa click and search, meron silang Ayo and Phoenix. At tala, medyo hindi pa malinaw kung ano ang magiging playstyle ng magkabilang team dito dahil sa mga picks nila. Pero mukhang gusto ko yung pick ng click and search. Every time na merong Phoenix, gusto ko yung pick eh. Pero gusto ko manalo Track Matrix ngayon dito. So makikita makabawi sila. Tiny ang ban ng Trackmate dito. Siyempre, may Wisp. Isa sa pinakamasakit na katandem yan ng Wisp ang Tiny. Kaya pinili na lang ng Trackmate na iba niyan. Pero alam nyo ba na tingin ko, Chaos Knight yung makikita natin dito. Pero tingnan natin. Skyrat, Mage, Vengeful Spirit, Sniper for Trackmate, Queen of Pain, Phoenix, and Ayo naman for click and search. Mobility-wise, masyadong mobile dito. Itong click and search. Queen of Pain blinking in, Phoenix with the Icarus dive, of course Wisp with the relocate. Pwede silang mag-strike anywhere in the map itong team ng click and search. Teka lang mga guys ha. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. Medyo may kausap lang ang kuya din yung. So, uy, ano yun? Beastmaster, ang
magiging fourth band dito for Click and Search. We are just waiting for the fourth pick dito of Click and Search, pero mukhang Assaulting Anywhere itong magiging lineup ng Click and Search dito, dahil nga masyadong mobile yung mga hero nila dito. Phoenix, tingin ko magiging offlane tong Phoenix nila dito, and it will be an Io Wisp playing that 4 and 5 position para sa lineup ng CNS. 4 and 5 naman para dito sa Trackmate is Benchmo Spirit and the Skyrat Mage. Again, sa mga kakapanood pa lang, you are watching Mineski Pro Gaming League Season 7 Dota 2 Class S Division CNS Trackmate Cavite versus Paranaque. At we are now waiting for the last pick and last one for both teams dito. Trackmate going in for a Clockwork as their fourth pick dito. So ang magiging bakbakan sa offlane, offlane dito para sa Trackmate, Clockwork para naman sa Click and Search, it will be the Phoenix. Phoenix naman yung Dire Team Ban. Angas-angas. So, mainit-init na bakbakan, mga kaibigan. Tignan na natin ito. Pupost mo ito, mga kapisyon. Excuse me po. Aching lang. So, last ban is the Juggernaut. Medyo surprising dahil na last ban pa ang Juggernaut. Usually, kinukuha na yan eh. Sa Amos yung trick. Yung trick, yung shot yung trick sa Amos. 5 seconds remaining. Medusa naman ang last ban para sa trick dito, sa trick Trackmate, mga kaibigan. Sniper will be the main carry hero para dito sa Trackmate, pero I think that yun ang magiging mid lane hero nila. Mid lane ang makakatapat naman ng Sniper will be the Queen of Pain. Wala pang main carry hero dito para sa Click and Search, pero mga pinagpipilian dyan siguro mga Chaos Knight, yung mga medyo magandang epekto. Pwede rin Bristle, hindi, akaban yung Bristle Box, so pwedeng Chaos Knight yan. Ano pa ba mga natitirang pwedeng isama sa Ayo dito? Ricky? Hindi naman na ginagamit halos yan ng lahat mga kuya mo. Lo, bakit may mukha ako sa chat? Ako ba yan? Hala ko, ako yun eh. Pa-shoutout sa Inebra. Ang Inebra. Ang nangyari sa Inebra? Oh, walang magre-reklamo na lag ha, dahil napakabilis ng internet namin dito. Mala back to the future. Gatsby, minsan walk, minsan kakampi mo. Gatsby daw, Gatsby. Ba, may mga umahashtag-hashtag Gatsby ng ganun. Mahusay. So, Phantom Assassin, may isang nakalusot, isa sa pinakamatinding hitter or late gamer para sa meta ngayon, Phantom Assassin. Maganda ang pick dito ng Click and Search. Ang kulang lang sa kanila rito is tanke. Pero kung bakdaan dadaanin sa bakbakan dito, kayang-kaya pumalag dito ng Click and Search, given na yung Phoenix, yung Supernova, ay napakalaking or napaka-effective na crowd control skill nun dahil sa slow na binibigay nun. And PA, given na siya isang Phantom Assassin, kaya niyang tapusin lahat ng buhay dito. SF ang magiging last pick dito. So PA will be up against a SF and Sniper pick. A bet on the SF, mga kaibigan. Terong will be playing the Phantom Assassin, it's Mison on your Earthshaker, Queen of Pain ni Nando, Eris Guerra on the Phoenix, and the Captain, CNS4G playing the Wisp, Sniper for Nicole, and Yal the Captain on the Benchful Spirit, Relax, Alcino Yosores on the Skyrat Mage. At yan nga ang natitira Rock na ito. Binabati ko ngayon, mga nagpapabati dyan ha, binabati ko kayo. Natuloy ba yung The Ultimate Pub Game Cast? Hindi. Ang dami nagpipihan sa akin. Hindi natuloy yung The Ultimate Pub Game Cast natin. Pero ito na. This is game number 1. Rock Night 2. Press 1 para mapulsuan natin ang madlang people. Press 1 para sa kung sa CNS kayo. Press 2
Kung para sa trackmate kayo, nag-blue screen daw ang kuya mo. So, hintayin natin. Sumabog ang PHI ng PC niya. So, hintayin muna natin na makareconnect yan. Samantala, mag-browse muna tayo ng Facebook, mga kaibigan. Para, para maayos ang buhay. Uy! May magaganda mga nangyari kanina sa NBA, binabati ko pala yung mga NBA player dyan. Ganda na pagkapanalo ng Bucks kanina. Epic! Epic! Milwaukee Dotto. So, itay natin mga reconnect. Tingnan muna natin ulit kung ano yung mga line-upan nila. Kaya checkin natin kung may mga set ba itong mga to. Wala, wala. Ito, taghirap yata. May magandang mga gamit. Horn of Deep Magma. Belt of Deep Magma. Naka-Deep Magma set. Kumbaga, yun ang niya, Queen of Pain. Wala. Hubad sa katotohanan. Borless Queen, mga kaibigan, na Queen of Pain. Ayo, wala yan. Alam mo si Ayo, magkakaroon kaya ng gamit si Ayo? Yung tipong magiging square siya, kaya magiging Rubik's Cube siya. No, Ayo Organa, bilog lang. Ano nangyari ron? Sniper. Silipin natin sniper kung mayroon itong mga sandata. Ba? Special balamba. Immortal Rifle. Bom, pwede ito ah. Headshot, 1,478. Marami nang napatay itong baril na ito. Marami nang nauluhan. At si Skyrat Mage naman. May item ba ito, Skyrat Mage? Wala. Ay, mayroon. Ay, bakit yung Skyrat may rifle? Pwede ba yun? SF. Siyempre, SF Arcana. Exalted Demon Eater yan. Vengeful Spirit. May item ka ba? Bebe Girl? Wala. Ubad din sa katotohanan. So, taghirap. Nice. Alungkutan portion. Grabe no, nakakasampun libo na execration. Nung walang kahirap-hirap. Easy money. Easy money. Game na, tagal. Boss, doon na po shoutout naman kay Astrid Castro by Genev. Thanks. Okay. Okay, game na to mga kaibigan. Simula na nabakbakan. Again, this is game number 1. Magandang gabi sa lahat ng nanunood mga tropa whips. SF will be played on the tri lane. So sniper siya ang magiging mid lane role dito. Relax. Tamang relax lang. Si Alcino Yusores and Nyal the captain on the bench. Who's very clockwork the off lane. Tapatan. Mukhang sabayan sa tri lane. Sabayan pagbigkas ang makikita natin dito mga kaibigan. PA and Wisp heading on the top lane dito. Earthshaker. Ayan. And Phoenix. Apat sila dito. So nag-aalap sila ng mga mabibiktima nila pero mukhang wala naman. So apat din dito, sumuaga to, pwedeng maagang bugbugan portion to mga kaibigan. Maganda ang abangan dito ng CNS realizing na kukunin dito ng trackmate yung rune. So pwede nilang mahuli kung sino man ang mahuhuli nila pero they are venturing into the deep jungle ng dire dito. Naghahanap sila ng mabibiktima nila mga kaibigan. Yapi. Eto, oy! Pero nakita nila si SF! Naku, nasa mali sila rito! Mayday! Mayday! Call for backup! Apat! Alaban sa apat! Pero naunang tumakbo ang trackmate dito sa so walang mabibiktima. Ang four musketeers dito para sa CNS. Easy lang tayo dito. Ito, normal na sa mukha. Okay, mukhang sabay ang bigbigas ba yan? Hindi. Iiwanan nila dito sa... Parehas na kuha ng CNS dito.
yung run natin, so medyo makakalamang sila ng bahagya pagdating sa simula. Pero tignan natin kung baka translate nila into EV. Pero snipe, mukhang 2-2-1 line ang laning dito para sa... Ay, ganun din. PA on the mid. Against si Skyrat Mage and Wisp, maganda to. 2-on-2 with a great 2. Okay. 4G, Yamaguchi, Relax, and Nicole. Pero lamang syempre ang range na hitter dito, the sniper, will have a good advantage over the PA dito. Huwag lang siyang mabiblinkinan. Baka akala nila 2 versus 2 lang yan. Hindi nila napag- mapapansin na ang Earthshaker, ang tri-lane, eh nandito sa mid lane. So solo cop up against si Clockwork, a Phoenix up against the SF and Eventual Spirit combination dito sa top lane. So tri-lane on the mid lane, medyo kakaiba, pero madidina yan sa mukha. Kateno. Pero maganda to. Skyrat Mage and Sniper on the mid lane. I like this very much. 6-2 para sa Queen of Pain. Given na melee ang katapat niya rito, eh papahirapan niya ang buhay dito nitong tropang Clockworking dito. Samantala, sa kabilang banda, sa SF naman eh medyo hindi rin mahihirapan pagdating sa Lasita dito given na SF na siya. Oy, race farm pa more. Race farm pa more, boys. Sarap na mong gito. Gold! So, SF, 8-4, 11-3-4 Queen of Queen dito. Ang maganda rito, para naman sa trackmate, eh, yung PA is 3-0. Given na mid lane siya at ang makakatapat niya, isang SF na medyo nakakalamang na. Wala pa rin na pa first blood dito. Bounty rune makukuha dito. Na, ay, di, i-activate lang ni 4G. Dahil, ayun, inactivate. Pero ito, the sniper, medyo nanganganib dito. Tignan natin. Ito, shrapnel sa mukha. Ouch! Ang kati naman nun. And that's the first blood. Turnaround. Makukuha ng trackmate yan. And this might be a secondary kill. Pero, hindi. Hindi nila makukuha yan. Nonetheless, first blood going in favor of trackmate. It's the Skyrat Mage getting that first blood. Skyrat ba? Oh, sniper. Sino nakakuha ng first blood? Silipin natin sa ating statistics. Ah, hindi, walang nakakuha. Assist lang. So, walang first blood gold doon. Pero ang unang deaths ay mapupunta sa side ng CNS. Ito, Clockwork naman. Mapapatay ng Queen of Pain with the help of Earthshaker. So, that will be a 1-for-1 trade. Icarus will be forced out dito sa Phoenix. At Phoenix is 8-3. Scaling, I think nakakuha siya mahusay na experience dito. Compare sa 5-0 na Clockwork, 17-6 na Queen of Pain. SF is just 13-7, so kailangan medyo mag-step up dito. Samantala, sa mid lane, magbaka na naman dito. Pero ang ganda naman nun, 2-4-1 trade, hindi natin nakita. Sniper, kapalit ng PA and Wisp. And the Phoenix going down as well. So, trackmate, medyo lumalamang pagdating dito sa palitan ng kills dito sa laban natin na to. 2-4 is the score. 3 minutes into the game. Mainit na mainit ang simula ng laban natin na to. This is just game number 1 of a best of 3 series. Tandaan, every win is 1,500 pesos. Pag na 2-0 mo kalaban mo, that is automatic 4,500. Roxy. For me, lumalamang ang trackmate dito given na yung main carry nila is SF nakaka-farm compared dun sa PA na medyo minamalas sa laning niya mga kaibigan dahil nabigyan na siya rito. Masyado kasi sila nagiging aggressive. At eto na naman, ang Clockwork nag-aabang dito mga kaibigan. Tingnan natin kung ano plano. Benchmark Spirit is here. Eto na, tingnan natin kung makukog niya rito. And the Cog will push the PA or the Phantom Assassin out of range ng Vengeful Spirit at medyo miss time Cog coming in from that Clockwork dito mga kaibigan. So hindi nila makukuha yung kill doon sa Phantom Assassin. SF minabayaan na rito sa top lane. 24-12 for that SF getting a early Hand of Midas, which is a very good item, especially pag nakuha mo na maaga-aga yan, dahil maaga-aga yung kalamangan ng gold na makukuha mo rito. And that is 2 races, race harassment coming in from that Benchful Spirit, from the SF. Pero kailangan niya mag-ingat dito dahil Earthshaker and Guardian Wisp
it's on their way dito sa top lane at pwede na sila, pwede siyang bigyan dito. Vengeful Spirit, masyado malayo para sa responde. Phoenix is now sitting at level 4. SF is now at level 6. Pero no boots available for SF, so pwede siyang bigyan. Skyrat Mage will try another attempt on the mid lane. And Yamaguchi, eto na, Ancient Seal. At, oh no, Shrapnel! Shrapnel! Double Shrapnel, mga kaibigan! At nako, Bones! Pinatay! Eh, bakit mo naman kasi iniwan yan, tropang Whist? Ba't mo iniwan ang inyong main carry hero? At eto, mga kaibigan, si Eris Guerra. Sinusulok. Ito naman ang Whist. Pwede niya. Ay! Naku, ni-raise. Nilalubong ng raise, mga kaibigan. At mapapaback sila rito. There's the Fisher. Pero I don't think they will be able to get the kill. Samantala, SF susubukang sunugin. Pero walang mangyayari. So makakasurvive dito ang Trackmate. 2-5 is the score. Still a 3-kill advantage sa side ng Trackmate dito. And PA is napeste na sa lane. At tignan natin ang network natin dito. 1,700 lang ang network ng PA dito. 264 Sniper, 274 SF, pero 3 Queen of Pain is farming out of control with 3,300 network compared to a 1,400 na clockwork dito. At dapat lang lumamang siya, range kasi siya eh. Op! Oh! Stun race! He's doing it! And the Phoenix, pero Queen of Pain blinking in. Wala siyang aabutan. Napakalungkot ng buhay. Pero inaabol niya Skyrat Mage dito. Uy! Nag-scream na lang siya. Hindi niya maabutan. Tingnan natin kung aabutan niya. Pwede ba? Pwede niya pang abutan dito. 3 second cooldown ng kanyang blink. Pero wala siyang aabutan. So the first rotation coming in from the Queen of Pain. And neutral lang inakuha niya. So nakakalungkot, di ba? Pero uy! Oh no! Help me, brother! Help me! Lumingin! Ay, masa mali! Bakit ka lumingin? At sinalo mo ang race! Killing spree for Abed. Queen of Pain blinking in nang hindi man lang ginamit ang kanyang kamote, ang kanyang kukote. Bakit ka magbi-blink in sa tore na hindi mo nakikita? Pero eto, denied na, ginamitan na ng Icarus Dive ang SF. Sumisegue dito. Tingnan natin kung makakakuha ng return kill dito. Skyrat Mage nag-ahabol. He is sitting at level 5. One more harassment coming in from him. Tingnan natin dito, there's ATP coming in. Pero Rocket walang aabutan. Vengeful Spirit is here and they will get a much needed kill, mga kaibigan. SF going down sa kamay ng Phoenix. Pero in terms of network, 3-9 na ang network ng SF dito. At siya na ang leading hero in terms of network. Sniper, dahil sa kaguluhan, sitting pretty lang. Di ako magro-rotate. Patigasan ng mukha to, mga kaibigan. Magpa-farm lang ako. Facebooks na siya. Clockwork now at level 6, can now go for a gank in the mid lane kung gugustuhin nila. Ito na nga ang kanyang rotasyon. Queen of Pain is with a TP, so kailangan mag-ingat ng mid lane action pack dito, mga kaibigan. SF balik pa rin sa pagtatrabaho dito sa laban natin ito. 4-1 ang kanyang network, 3-9 naman para dito sa Queen of Pain. Midas entrance na ang item ng SF, 8 minutes into the game. Clockwork, naghihintay ng Kareem Abdul-Jabbar na hookshot dito, mga kaibigan. Pero nandito ang Earthshaker, nandito rin ang Whist. Magkakakitaan, so they won't go for the mid lane. SF getting another kill. Ito po ang magic missile, ang first kill ng Vengeful Spirit. Yung stun niya, ang tawag doon ay magic missile. So SF is 4-1-0 with 43 and 22 deny CS, mga kaibigan. So mahusay yan. Clockwork, mapapatay naman dito sa gubat ng kalaban. Hindi ko alam kung anong ba't siya nagka-camping mag-isa doon. Medyo matagal, ang ganda naman ng picture na yun. Nahuli pero walang follow up, so easy breezy lang. At going 10 minutes into the game, XP is on the side of Trackmate. The gold difference lamang rin ng Trackmate, parehas na 1000 point yan. By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave. Oh no, pumasok na rito PA, another trade. Pero again and again and again, ang trade ay laging pumapabor dito sa team ng Trackmate. Napatay nga ni Sniper, pero namatay na naman ang walang kamalay-malay ang PA. At kung PA user ka, hindi mo gugustuhin na mamatay ka rito. At ito, tinira na ng Rocket Flare, pero hindi niya isday niyan. Alam niya, nandun ang Queen of Pain. SF, 1,600 gold.
PA na with a power threads teleport on the top lane. Ito na ang PA. Ito na ang Phoenix. Mukhang SF ka pala. Ito ka. And the Phoenix getting that much needed kill again on the SF, mga kaibigan. SF being careless dun sa top lane, masyado siyang magaling. Masyado siyang pabida. Chubibo, pabibo, mga kaibigan. At napakalungkot ng buhay na yan. 8-10 is the score. Easy lang. Si Clockwork, given na Clockwork yan, mamaya mananalasa na yan. Pero si Heart dito, nag-aabang sila ng paglapit ng Clockwork. Ito, ni Rocket Lair na naman niya. SF na naman dito, mga kaibigan. Mukhang balak na nila pahirapan ng SF dito. Meron pang Supernova dito. So, tingnan natin kung papasok. Oop! Easy lang, Sniper getting another kill. At ang Wisp naman ang mapapatay niya rito. So, Sniper having a great day. Despite going down 3 times already, nakaka-farm pa rin naman siya. Number 3 pa rin siya pagdating sa network natin, mga kaibigan. So, 8-11 is the score. Abed. Medyo dumidiskarte si Abed. Uy, ang ganda naman. May stock dito. And Abed will get that stock. Ooh, easy gold for Abed, mga kaibigan. Easy crazy. Medyo madali lang ang buhay niya rito. Samantala, Queen of Pain with the Invis rune. Now heading towards the top lane. All five heroes on the side of CNS. Malip. Nandito sa ating quarter Q1 sa dito. Ayan, nandito sila. Sa quadrant 1 ng mapa natin. Dire's top tower is under attack. Oh, that's got to hurt. Radiant's middle tower is under attack. Sniper, medyo si ayan, sinulat nila nandun. So, alam ng trackmate yan. Di back tayo, Jer. Ayan, back sila ng konti. Dire has fortified its structures. Samantala, mukhang they will just go for it right dito sa mid lane na lang ang kunin nila. Sige, sa inyo na yan. Sa inyo na yan, mga Jer. Kami nang bahala dito sa mid lane. At Vengeful Spirit with a value point on that Vengeance Aura. Mamaya, tataas yan. And it will be 36% increase. Uy! Supernova, mga kaibigan! Nasa mali! Bakit ka Supernova? Hindi ka mabangon! Patay ka, Itlog! Pero Phantom Assassin, nandito! Pinapatay Sniper! Makakakuha pa lang sila Sniper dito! And it will be 3-4-2 trade! Hoy! Saan ka pupunta? Tabong basura! Tignan natin dito. Nakakasaykuhan, mga kaibigan. SF nandito. Queen and PA, buhay mga kaibigan, alive and kicking. Pero I don't think they will be able to defend this tier 1 tower in the mid lane, and they will end up giving a tier 1 tower, not taking the tier 1 tower on the top lane, and losing 3 hero on that 3-4-2 exchange. So, slight win going in favor of Trackmate, going 14 minutes, pag sinukat natin yan. The network difference is now 3,000 in favor of Trackmate. 1,500 naman ang XP. Pabor pa rin sa mga Cavitean. Speaking of Cavitean, binabati ko nga pala si Governor, Vice Governor Jolo Revilla na nag-gun fee. Ayan po. Pero ito naman, susubukang umasunto naman ng Trackmate dito sa top lane, mga kaibigan. Wala, squatera na to. Galit na si Nicole. Kanina nyo pa ako binibigyan ng problema. Naka-MOM siya dito. SF nandito na rin, merong Yasha. Merong Ogre Club, mukhang ito na. Nakakabuli na nila. Swapping, oh! Napapa-Icarus dive pala yung mga kaibigan. At ito na, susubukan ng sumulong, mga kaibigan, dito ng mga tropa natin from Cavite. They will try to take down this tier 1 tower in the top lane. Bench will spirit umabate. The fortification will be pop. They need to be careful. Sniper na, Shadow nangunguna rito. Ang ganda naman dito, tignan natin. Assassinate, Fuego, Kabim! Pinwego, mga kaibigan. Basagang bones. Basagang bungo. And the Phoenix going down. And this is another tier 1 tower going in favor of your track, my trick. And they are now on a groove. Medyo mabilis ang galawan nila rito. Queen of Pain, not having the objective to take this tier 1 tower, my guard. And this is a very important tower, especially for the dire side. Dahil ito yung tower na may instant access sa Roche Pit. Kung ako sa kanila, kailangan na nilang itumba tong tori na to bago pa sila itumba niyang tori na yan. By the gods, the dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. Wala daw kamay yung tier 1 tower, oy. Kanino bang ano yun? Announcer. Kay Nostra. Thanks!
Grabe mga announcer nyo. May mga announcer pa kayo ah. Hindi, huwag na ayaw mo na yan. Dire's bottom tower is under attack. Run, little bottom tower. Run. Run. So, silipin natin mga kaibigan. Sky, item check tayo. 15 minutes Skyrat Mage. Urn of Shadows. Sniper. 1,500 gold. MOMM Pace Boots. SF ni Abet, mukhang going for the Aghanim, for the BKB, Aghanim Sully, BKB, may Yasha, merong Trends at merong Midas. Clockwork now up with a Blade Mail, etong Vengeful Spirit natin is going for another earn mga kaibigan dito. So in terms of tower, 2-4 natin ang bilang ng tore natin, pero nandito sa bottom lane, ang kuponan ng CNS, they will try to go for a Tier 1 tower dito. Queen of Pain leading the charge. Yung Scepter ang item choice ng Queen of Pain dito, giving him that additional mana regeneration and mana boost para spam ang kanyang mga skill and survivability na rin yan. Pero hindi siya ganun ka, hindi ganun kagandang item yun sa Queen of Pain, especially yung sa first item mo, meron ka lang 891 HP na napakadali mong patayin. Given ang kalaban mo, Sniper and SF, isang katutak na damage ang kayang ibitaw niyan. At itong Sniper naman natin mukhang going now for a SNY recipe. BKB completed on your Phantom Assassin, and this is a very good item for your Phantom Assassin, especially facing a Vengeful Spirit and a Skyrat Mage plus SF. Kailangan mo yung BKB na yan for spell immunity pagdating sa mga teamfight, especially kung medyo fragile na PA ka. 1000 HP lang ang buhay mo rito, kailangan mo talaga yung BKB na yan. Pwede, expo ko nga ako tubig. And it's... Ayun, buti lang may cup dito. Eto, vegetable mga kaibigan. Ano na yung buboy niya? Hindi ko alam, malinis talaga. Basa mo na lang. SF. Konti na lang, isang race na lang, Jer. BKB na ako, isang race na lang, sabi ko siya eh. Pero ito, rotation coming in from Trackmate. They want this kill on the Queen of Pain, pero Queen of Pain having the Yule Scepter of Divinity will not be an easy target. Earthshaker, Arcane Boots, 1,100 gold, medyo malayo pa sa pangarap niya na dagger yan dito. Sniper on the bottom lane with now up with a Sangge mga kaibigan. PA getting that tier 1 tower in the top lane, pero nandito sa bottom lane ang kuponan ng Trackmate. Sniper leading the charge mga kaibigan, meron sa Sangge dito. So MOM Sangge ang kanyang item choice. Tignan natin kung ano pwede mag-relocate ito. Ito na, mga Tetherlord na mga kaibigan. Pero SF also now up with a BKB, and he is now heading towards that bottom lane. Tignan natin mga kaibigan, mukhang magkakaroon ng ma-action na clash dito. Omo, smoke up the seat nilaglag. Tignan natin kung ano mangyayari. Queen of Pain still nagtatago sa likuran. There's the hook mga kaibigan, nahuli dito si Earthshaker. Wala siyang magawa kundi sundin ang buhay niya rito. Queen of Pain nagtatatakbo. Medyo naglalag ang Dota 2 network natin mga kaibigan. Naku, ni Rocket, kitang-kita nila dito. Nandito siya. Oh no! Oh, nandito siya mga kaibigan. Tignan natin ang plano. Sinusunog niya ang gubat mga kaibigan. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for them. Radiant's bottom tower has fallen. And the tier 1 tower on the bottom lane fallen. PA and Wisp on the mid lane. They will try to go for this tower, pero andito si SF mga kaibigan. Oh no! Blink out lang. Mayday. SF, sinusubukang humabol. Iniwan na. Naku, na-silence mga kaibigan. Na-silence ang football. At mamamatay siya dito. So tuloy-tuloy pa rin ang pananalasa ng Trackmate dito. Slowly but surely, pinapalaki ang kalamangan nila. Pag sinilip natin, at naku po, Russia na ang kanilang target dito mga kaibigan. Tignan natin kung CNS will be able to defend this Russian attempt. First Russian attempt of the day, o of this series pala. SF, merong slot, mukhang sila magagawa dito, pero there's the Phoenix. Wala lang, sinusunog niya yung lupa mga kaibigan. Blind sunog lang. And the Sniper will get that Aegis of Immortality. So another good progression para sa Trackmate dito. Napahabol sa Skyrat Mage. Mystic Flare connecting. Uy, pero hindi pa makakapatay dito. Sniper! Assassinate ka, Balbon! Pinatay! Eto pa!
Huwag ako, Vengeful Spirit, nagsosolo mga kaibigan. Tignan natin kung mapasok ang Clockwork dito. Clockwork with a hookshot. He catches two. Naku, Bob Phoenix, hindi ka na mabubuhay. Huwag ka na umasa. Hindi totoo. Hindi totoo. May forever. At naku, eto na. Naglalakad na siya. Gusto niya ng kalaban dito. Naghahanap siya. Dinagar niya. Op, sige, tignan natin. There's a fissure. BKB. Tignan natin kung makakatakas ang Clockwork dito. Masyado. Dinagar. Stifling dagger mga kaibigan. At eto, my guard. Raise sa mukha. Ni-raise pa ulit. Ah, the raise. Nagbibigla. PA nandito. Susubukan niya kayo ito. Balon sniper nandito rin. Nagkakatansyaan. Queen of Pain. Susubukan dumiskarte rito. Pero I don't think they will have the guts to engage a sniper and SF. Pagdating sa mga bakbakan na yan, 13 to 20 is the score in favor pa rin ng inyating trackmate. Silipin natin, 21 minutes into the game. This is now a 5,000 gold lead and a 3,000 plus experience discrepancy in favor of your trackmate. So, lumalamang ang Cavite sa palitan. So far, so good. Pero, huwag kang magpapakasigurado dahil anytime you are facing a Phantom Assassin, eh, walang sigurado sa mundo. Okay, na-deny nila ang middle tower, sabi ng announcer. Samantala, ang Phoenix na offlane na medyo fail, mga kaibigan, dahil hindi na siya bumabangon. Pag nag-supernova siya, wala eh. Ginagawa siyang target practice ng trackmate. Pinagtititira siya ng sniper eh. Nabaliw siya eh. Bakit ako, Jer? Bakit mo ba ako tinitira? Dito. Oh, gustong lang sa Skyrat mage dito. PA. Going in mga kaibigan, pero ang ganda, nagpapalitan mga kaibigan, patay si Porgy, nandito sa likod, nako, si Indisraptor sa mukha na pa-BKB, takbang mga kaibigan, sayang ang BKB, charges mo, binaparil, susubukan lumaban, pero hindi kita tatantanan, eto na ako, hukas sa mukha, what a triangle offense mga kaibigan, patay, mala Chicago Bulls, mala Scottie Pippen, Michael Jordan, at saka Dennis Rodman na galawan, coming in from trackmate, naipit, na Illuminati technique mga kaibigan. At sa bog ang Pechay, nagsayang ng charge, sabay nagpakamatay, and this might translate into a tier 2 tower. Walang magawa dito ang CNS, they are being outplayed, outgunned, and outsmart nitong team ng trackmate. Earthshaker, oh, medyo bad boy mga kaibigan, medyo bad boy, ala, humisure siya, wala, napaliw siya, hindi ko alam kung ano nangyari, nag-time rin, saka pumunta sa kamatayan, pero bakit ka nag-fissure sa wala, ano yun, blinking, hindi ka pa nag-echo, nagpakamatay ka, pinaglalaban mo ron, pinaglalaban ito, medyo bad boy at mapupunta ka sa Ngetdota, kung meron tayong Ngetdota, may Udo tayo ng Ngetdota, blinking, hindi nag-echo, fissure, walang tinamaan, si Wisp naman, tumulong tineter, nagpakamatay, at nabuhay si Earthshaker nang walang ginagawa. Hindi niya rin alam kung ano ginagawa niya rin mga kaibigan. Nabaliw siya. Yun lang ang masasabi ko. And they will, that is a very costly mistake para sa CNS dito. At mukhang CNS, not in their element dito sa game number 1 ng best of 3 series natin. At wala eh, napalaban eh. At ang sniper eh, SNY. Ako, may Demon Edge MKB. Will be the next item dito for your sniper. In terms of network mga kaibigan, SF still leading the way with 14,000 network. 11,000 per sniper. Queen of Pain is 11,000, 9,000 lang para sa PA. Ito, nakasmoke. Ito, pag nag-Icarus dive to, pag nag-supernova to, basag ang bungo niyan. Tingnan natin kung tatalo siya, pero... Oh! Ito na sinasabi ko eh! Bakit ka pa nag-supernova dyan? Ano ba pinaglalaban natin dyan? Vengeful Spirit ang inuna nila rito mga kaibigan. Nagkakabali, one portion. Wala pang namamatay, buhay lahat! Dito, ang ganda ng swap out! Yamaguchi na Micro 3-0. Nakakalungkot. Nakakalungkot, supernova pa more. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo, maganda yan. Supernova mo sa gitna, sabay nag-supernova sa tabi ng SM at saka sniper, baka mabuhay. Pag nabuhay, dinaya. At naku po, eto na siguro ang katapusan ng game number 1 natin dito. Trackmate playing this game perfectly. Engagement, walang namatay. Aegis, nireclaim na, pero sabi ni sniper, sa inyo na yung Aegis na yun, wala na kami pakilag na nararamdaman nyo, kami nang babasag nyan. At ito na, they are now going for this
Melee Rocks in the top lane, and this will be the first lane of Rocks going down, mga kaibigan. Clockwork going in. Wisp ang kanya tinatarget dito. Wisp going down. Kapalit ng buhay niya. Pero mababasag nila ang tore. And this will be a retreat. Retreat, retreat, Mayday, Mayday, Manta style dodge coming in from SF. Oh, eto na naman, susubukan na naman mag-dive dito, nabaliw na naman. Naku po na silence, mga kaibigan, kalungkutan, bang! The Phoenix is not real! Hindi siya, ano, hindi siya Phoenix, isa lang siyang tiririt na ibon, mga kaibigan, naku po! Pero ang ganda naman ng ibon, Killing Spree si Nando. Pero, Killing Spree nga, pero wala eh, nangyari na ang dapat mangyari, SF continuing to fall. Manta style BKB, 3,700 gold, easy. At MKB, now completed on your sniper. Lalong walang pag-asang mabuhay yung supernova ng Phoenix dito. Napakalungkot niyan, Berto. Ito, ito mga kaibigan. Ang bilis gumalaw ng sniper natin dito, mga kaibigan. Si Bert Sniper. Op, si Lilip, si Roshan, wala pa siya dito. Ang bilis gumalaw, tingnan mo. Marcha, marcha. Trabaho, trabaho. Guys, trabaho tayo, guys. Trabaho. Bang, bang. Ano yung next item nito? Naku, ako, dalos na to. Para may critical. Samantala, Skyrat Leech, meron siyang Ghost Scepter dito. Queen of Pain blinking in. Aghanim Scepter now up on your Queen of Pain. Sniper nandito rin. Kasama niya is the Kyrat Mage playing as bait, pero hindi kakagatin yan ng Queen of Pain. At ewan ko bakit binagalan bigla ng trackmate dito yung face nila. Kung ako sa kanila dito, given na lamang tayo, eh kailangan natin i-push yung laban dahil mahirap na, PA ang kalaban natin. Lagi mong tatandaan, Phantom Assassin is Phantom Assassin. Pag nakachamba ng isang critical yan, sabog ang pechay na itong sniper natin dito. So bottom lane push lang yata sila. Clockwork, Vanguard, late Vanguard, pero okay na yan, may 4 stop na rin naman siya. Bottom lane na ang target dito na itong trackmate, mga kaibigan. Tignan natin and what's the plan stun. What's the stun? What's the plan stun dito? Sa worm. Sa worm. Cultured worm. Hindi nyo ba alam? Gawa ang hotdog sa cultured worm. Bakit? May nakita ka bang sport content ang hotdog? I feel sad for him. Uy, ito na, pumasok na naman si Clockwork dito with the initiation. Earthshaker ang huhulihin niya dito. Binarel, ang ganda naman ng long range assault. Earthshaker going down. Queen of Pain, ang ganda ng pasok dito. Maganda lang ang pasok pero hindi maganda ang labas dito. Nagkakapunitan, sniper ang inuna nila. SF ang susunod nila rito. Napalaban na si SF. 1-on-1 with a great one. Apat ang patay, isa tumatakbong Muse. And double kill for Abed. And this is a total disaster, mga kaibigan. Sniper is the only casualty. Inuna nila, binuhos nila ang galit nila sa sniper, pero hindi nila nakalain na lima yung kalaban nila ron. Wala eh. Sniper masyado ka magaling. Pero ito na, tatapusin na natin ito. Kami nang bahala sa iyo, pare. In loving memories of the sniper. Eh tapusin na ito, sabi ni Abed. Oop, nag-wave na naman. Medyo bad girl. Queen of Pain leaking in. Ooh, Nando is on a dominating streak pero hindi matatapos ang mission. There's Earthshaker catching two. Tignan natin dito. Inuna muna ang ibon. Medyo bad girl itong Queen of Pain natin na to. I-Phoenix nandito. Masastand ako. Katapusan mo na. Nakakatakbuhan na, sir. Nakakatakbuhan na. Nag-TP na. Iniwan na. Abandon ship na. Abandon ship. Abandon ship. Mayday, mayday. Hoy! Ang ganda ng hook pero walang tinamaan. Maganda lang tignan. Pero pinatay ng ilusyon ni Abed, mga kaibigan. Ang ilusyon ni Abed. Tinatapos ang gera ng ilusyon. Ilusyon. Ilusyones. Shipping mo. Napakamalas ng Earthshaker na to. Pinatay ng ilusyon. Ay, nako. Malas-malasan nga naman. Pero ito na, sniper. Ang pag-iganti. Awatin niyo ako. Awatin niyo ako, sabi. This will catch
come in handy. Ito, sinulo na ng sniper to mga akin na to. Ito, nagbubuhos ang galit ko. Suluhin ko na to. Bilis! Bang, 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 bang. Si Roshan nasasaktan. Sakit na sakit siya eh. Sakit na sakit yung bangs ni Roshan. Yung mga kaibigan sa nangyari. Siyempre, hindi na tayo magsasayang ng oras. May ages na tayo. And a full butterfly completed on your SF. 1,900 gold. Make that 2,000. Sniper 1,300 and meron pa siyang orb dito. So magiging scuddy yung magiging susunod yung item choice. And this might be the last engagement para dito sa CNS if they won't be able to defend etong kanilang base. Hindi pa tayo nakakita ng isang malabombastic na Echo Slam pero mukhang malabo na makita natin yun dahil medyo inatake yata itong si ng Carpal Tunnel. Etong si Heart Heart. Dahil kanina medyo costly mistake yung ginawa niya sa mid lane doon. Bloominkin tapos tumanga. Yun ang ginawa niya mga kaibigan. Tinignan niya yung mga kalaban. Sabay pumisure siya nang walang tinatamaan. Si Whis naman, isang dakilang Whis. Nagpakamatay. Eto, wave sa mukha. Sabi niya ganun, miniiban sa mukha. Ah, pailan ang wave guys. Breach. It's time to breach the high ground. Kumusta na ito? Wala na siya maisip. Iniwan! Iniwan mga kaibigan. Iniwan na lang. Nagtapatipi na. Basag-basag ang melee rocks. Tignan natin, sniper. Susubukan nilang i-poke-poke ang sniper dito pero may i-ages ang sniper. Hindi sila makakapasok. Queen of Pain trying to blink in na nanakot-nakot pa. Phoenix mga kaibigan na Phoenix na walang ginawa. Walang kamalay-malay mga kaibigan. Offlane daw siya. Pero eto, nilaser-laser niya ng mga kaibigan. Pero wala pa rin, walang bawas yan. Wala kami yung napakilam sa nararamdaman mo. Hop, papasok na naman ito mga kaibigan. Makakakita na naman tayo ng Icarus Dive. Icarus Dive na walang katulad. Supernova na walang katulad. Eto na! Umasok na siya! Oy! Binagpa pa rin! Oh! Eto sabi ko sa'yo! Oh! Sony! Oy! Sa wakas na patay ko yung sniper! I'm a pro! Buhay naman yun! Tignan natin kung abutan niya! Oh no! Oh no! Ang ganda ng Echo Slam mga kaibigan! Pero mamamatay ang Earthshaker! Phoenix going in sa Bagong Pechay! Mayday! Mayday! SF! Preheat! Preheat! Ay! Na-blinky lands! No! Sumabog! 3-4-3! Queen of Pain ni Nando! Yung center sa mukha! 4G nagtatatakbo! Pero si Clockwork nag-abol dito! Ang ganda na palitan dito mga kaibigan, tingnan natin! Boom! Tinamahan ng rocket! One more rocket! One more rocket! Nasa na! Op! Nagtatago sa puno! Nagpapanggap na puno mga kaibigan, tingnan natin! Pag tinamahan to! Oh no! Oy! Lumingin! Saan na punta? Nandito sa bottom niya. Sa baba siya mga kaibigan, di siya makahinga. Wala siyang yields, wala siyang TP pa uwi. Oh no! How to get home, my friend? How to get home? Pag nakita siya ng creeps, oh! Sumushortcut. Pero wala eh. Damage has been done pa rin mga kaibigan. Pero nakapag-supernova sa wakas si Phoenix. Pero supernova pa rin. Yung pa rin ang nangyari. Hop, makawala ang rakat sa top lane. Two lane advantage going in favor of Trackmate. 21-37 is the score. Clockwork going for that Aghanim Scepter. Sniper is 12-6-16. Medyo marami na siyang napatay dito. Napatay itong sniper na to eh. Oh, mabubuhay niya na kaya yun. Whisp! Sa wakas, nakabili na siya ng bagong sapatos mga kaibigan. Look at my new shiny shoes. Power Threads is the name of my shoes. I got some swag, yo. This is not your average J. Jordan na 34 te. Kasi 34 minutes na nabili mga kaibigan. Jordan 34 po yung nabili niya. Sipin mo lang kung na-power trade si Michael Jordan nung naglalaro siya, may plus 10 STR. Medyo mapapalakas yung tulak niya doon sa game 7 ng game 6 ng finals. Hindi sila magcha-champion, magiging offensive pa. Naku, naka-abyssal blade na si PA dito ha. Maganda to. Mukhang makakita tayo ng comeback is real. Pero mayroon pala call, may river. May river na dito si SF mga kaibigan.
Isip, anong susunod yung item niya dito, snipe? Gagawa ng sniper dito. Sabagay, bantay siya, binabantayin niya yung gate dyan mga kaibigan. Thou shall not pass po. Thou shall not pass po dito, may nagbabantay po. Ito po yung ticketing booth. At ang sniper, kita mo naman, luxury lang. Oh, nagalit mga kaibigan, nagamok ang sniper. Nagtripa ng mga endangered animals. Ayan, medyo tumatagal yung laban natin, nag-stroll-stroll pa sila rito. Bumili siya ng BKB recipe at tabakas na isip niya na ang BKB talaga ang totoong susi sa tagumpay. Ito na sila sa mid lane, balak na nila tapusin ito, papasok na sila rito. Pero si Phantom Assassin may abyssal blade na kailangan. Ako, pwede ko mauubos dito yung trackmate, mabubuhay si PA at sila ang tatagumpay dito. Pero kulang pa item niya. Lakas na niyan, Jer, dahil ito. Ako po, 450 critical chance. Bakit tumama sa loto, 1,200 critical! Ow! 1,015! Mapupunit brick ng sino mang tatamaan ng critical na yun. Magigiba ang ano. Kung may magdus yun, basag ang bungo ng mga na-critical nun. Na-clib pa sa gilid yun. Hop. Nabati ko pala si Hidinoria Gida na nagpo-post sa ating group. Ito na. Skyrat Mage. May 4 stop. Queen of Pain. Ano na dagdag item ng Queen of Pain? Ah, going for Hex na. Uy! Maganda to mga kaibigan. Kapitbayan! Yamaguchi and CNS. They are now on the move mga kaibigan. Susubukan nilang hahanapin ang window of opportunity para mabaliktad nila ang laban na to. Tignan natin kung meron nga. Pero Sniper BKB is now up on Sniper. Pero para sa mga fans ng Trackmate, wala kang buyback. Bawal kang mamatay. Pag namatay ka, katapos na ang laban natin na to. Pwede na sila tuluyan balik tayo ng laban. Uy, ito. Tignan natin yan. Okay. Naglilipon na dito. Satanic buo na sa SF mga kaibigan, nakapatay pa, naka-victim pa ba ng innocent courier? Cargo worth nating mga kaibigan, pero patay pa rin ang ibon. Alam mo, medyo galit yata sa nature yung gumawa ng Dota. Lahat ng hayop pinapatay dito. Tingnan natin. Dito na, Queen of Pain. Ako, nahulo! Ako! They forced the BKB out of the Queen of Pain mga kaibigan, pero sayang yung BKB charges na yan. Tignan natin, mid lane, nag-aabadya ng Aghanim Scepter para sa clockwork dito mga kaibigan. Tignan natin kung makaka-hook, sir. Hook siya ng isang matindi dito. There's the fissure, malayo. Walang tinamaan. Please here. Hex now up on your Queen of Pain. Natin si very good item pickup na malaki yung maitutulong sa cost nila rito. PA siya ang papanoorin natin. All eyes on PA mga kaibigan dito. All eyes on the Phantom Assassin kung kailan siya papasok. SF Sniper trying to deal damage on that tier 3 tower Phoenix. Pinipilit, ginagamitan na rin niya. Okay, ginagamitan niya lang. Okay, tignan natin to. Queen of Pain blinking in. Eto na Phantom Assassin. There's the swap out. Phantom Assassin. Oh my god, hindi siya nakagalaw dito. Napakamalas ng Phantom Assassin. Napilita mag-buyback. Nagkakapulitan ng brave mga kaibigan. Eto na muli yung pagbangon. Muling pagbangon ng api, pero pastan pa rin. Ano pa naman yan? Phantom Assassin nag-farm. Nag-farm para mamatay. Echo Slam. Tatlo na patay. Apat. Bye, dieback. Wala na. Nag-dieback na. Ayan na. And SF will finish the game. Queen of Pain. Triple kill. GG call. Queen of Pain nasa likod. Wala siya magawa rito. O wala lang. Gusto niya lang pumasok. Sige, laban mo. Pagpilit mo yan. Oop, nag-use pa. Kunyari, bad boy. Pinakuluan. And there's the GG call. 5-0. Kasalanan ng PA na pumasok. Nagpakamatay at nagpakamatay ulit. Napakamalas na PA. Pag BKB naman siya, hindi niya ginagamit agad. Ginamit niya, mamamatay na siya. Pinipindot yan, oy! Wala eh. Si Tiro eh. Galit na eh. So we will now go to game number 2. Trackmate Trick taking game number 1. I'll be back.